Konnichiwa at all kabro, mga badis, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw pa rin sa ating lahat, mga bro, mga badis. Ito ay nandito pa rin kami sa aming digging na pinagpapatuloy pa rin namin, mga TH. At ito ay tuloy pa rin tayo, mga TH. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan natin ng sipag at tiyaga at samahan din natin ng pananalig sa ating Panginoong may kapal dahil siya ang ating gabay at siya ang nagmamay-ari din ng ating hinahanap. Ito mga TH ay meron akong i-share sa inyo. Ito ay secret reveal dito sa aming dig site na kung saan yung aming tinitira dito mga TH. Ang una natin mapapansin dito mga TH dahil dito noon ay hindi ko lubusang na-share sa inyo kung ano ang mga legit na sign marker sa kanyang paligid mga TH. Meron tayong makikitang naka-triangulation na heart mga TH. Ang una natin makikita mga TH, yung heart dito na isa na meron ng napagkuhanan dito mga TH. Another, merong heart doon sa taas mga TH. At yung kanyang coordinate na isang heart dito mga TH, nandito yung isang heart na ang spot naman mga TH ay nandito. At yung pang-apat na heart mga TH, yung nandito sa mismong aming tinitira na meron siyang hole sa ibabaw at dot sa kanyang gitna. Ibig sabihin mga TH, on the spot. Mula dito sa heart mga TH, nakuha natin ang sukat mga TH, ang alignment din niya at compass alignment mga TH, southeast, 125 mga TH coordinate yung puso na yon. At yung pabalik tayo dito sa isang heart mga TH, 45 northeast, 225 southwest yung heart naman doon mga TH. At pabalik dito mga TH, magiging south yun mga TH, papunta dito, magiging north ito sa aming tinitira kung saan yung heart mga TH. At yung isang heart dito mga TH, sakto ang sukat din mula dito sa heart na to mga TH, 9 feet layo patungo dun sa isang heart na malaki, papunta naman ang sukat doon 9 feet layo papunta dito sa isang heart mga TH. At yung heart dyan mga TH, kumuha rin tayo ng sukat 9 feet layo papunta dito sa spot na kinaroroonan ng heart na tinitira namin dyan, na ang ibig sabihin on the spot mga TH. At yan ay lapitan natin ang aming dig site na pinagpatuloy mga TH. Ang makikita natin mga TH, ito na yung pinalalabasan yung aming pinagpapatuloy mga TH na dig site. Yan na mga TH. Papansin nyo mga TH, yung nasa gitna, yung tinatanggalan ng tubig, yan na yung sinasabi natin na door. Yan na yung papasok mismo sa kinaroroonan ng spot item. At ang kanyang paligid mga TH, grabe ang solid yan mga TH. Yan ang solid na itinakip nila dito sa mismong kinaroroonan ng deposit item mga TH. Ngayon mga TH, dahil dito, nakuha na natin ang mga secret reveal na shinare ko na sa inyo. At yan yung isang part mga TH. Ang kanyang arrowhead, merong tatlong dot na ka-triangle mga TH. Sakto rin 9 feet patungo dito yung kanyang arrowhead. Patungo siya dito sa spot na tinitingnan namin. Another, yung isang heart dito mga TH, yung kanyang arrowway mga TH, 9 feet layo patungo siya dito mga TH sa spot na tinitira namin. At yung isang heart dito mga TH, nandiyan na yung heart, kaya ang spot mga TH na kinuha na nila, nandito yung napagkuhanan mga TH. Ngayon mga TH, meron pa akong i-share sa inyo na ito ay legit na sign marker na makikita rin natin. Dahil dito mga TH, yung hole na ito, meron tayong makikita din na naka-triangle na dot. Ito yon mga TH, isa, dalawa, tatlo. Ang ibig sabihin kasi nito mga TH na left foot, mag-travel tayo at dito meron siyang hole mga TH. Ito ay sukat din mga TH, sakto ang sukat nito sa 9 feet. Ngayon, kumuha rin tayo ng alignment at compass alignment mga TH, dahil dito kinuha natin ang sukat niya, magiging 9 feet din. At ito mga TH, kumuha tayo ng sukat alignment, 120 southeast tayo mga TH, tatama natin dito yung isang spot at nandito na yung isang heart na. Ohayo gozaimasu mga bro mga buddies, meron na naman akong i-share sa inyo dito kung saan yung meron tayong nakita na sign marker. Meron tayong makikita dito mga TH na heart, ito yon mga TH, yung heart na may kasama siyang dot at meron ding arrowhead dito. At dito sa baba mga TH, meron din siyang hole dito. Yung hole na yan mga TH ay naka-alignment din. At dito mga TH, pansinin natin itong malaking bato na ito. Ito ay hugis buso. At meron din tayong makikitang
naka 45 dito, naka 45 ito. Ito ay magiging ROA. ROA doon sa patungo sa spot dito sa nakuha at yun yung side marker niya. At dito Mateus, dito sa isang ROA niya, 120 southeast tayo. Tatamaan natin yung nakabukol dito at nandiyan yung spot Mateus. Ang kanyang coordinate Mateus yung hold on, pabalik tayo. Pabalik siya dito 390 sakto dito sa ROA at yung hold dito Mateus naka 45 siya. Ang kanyang coordinate naman Mateus yung hold dito naka 45 degree. Tatama tayo doon sa dalawang hold on Mateus na magkasunod 45 225 sa southwest dito sa hold na ito. At dito naman sa heart na ito Mateus na may dot dito yung arrow niya, kumuha rin tayo ng sukat dito Mateus at compass alignment mula dito sa arrowhead patungo direction doon Mateus 360 north. Tatamaan natin yung nakabukol doon sa napagkuhanan ng spot sa kanyang baba at dito pabalik 180 south sakto dito sa arrowhead na may puso. Ang spot Mateus ay nandito sa gitna. At yung hole na yun Mateus pabalik doon sa coordinate niya dito sa ROA na yan na korteng puso na malaki. Ito Mateus ang ating mapapansin na sign marker dito sa spot. Meron tayong makikitang nakabukol dito. Another, meron siyang naka-triangulation na dot sa 2-3. At dito Mateus meron din tayong mapapansin na heart dito. Kung papansin niyan Mateus, ito ay heart. At naka-triangulation din siya Mateus. 1-3. Yung hole, yung heart at yung dot. Plus ito Mateus, meron pang naka-triangle. Yung dot at dot plus dot. Dito sa tabi ng heart. Yan, dot yan Mateus. Another, ito pa Mateus. Triangulation din to. Dot plus dot plus dot. Ito, tingnan nyo mabuti Mateus. Naka-cross type siya. Or X. Yan, naka-X yan Mateus. Kaya yung spot dito, on the spot siya Mateus. At ang nagpapayawatig na hole niyan mga Tates, pansinin nyo, parang hugis box din. Kaya ang spot mismo, kung saan yung nakabukol na ito mga Tates, nandito yung spot. Unda spot ito mga Tates. At yung arrow na yun mga Tates, pansinin nyo, may arrow doon. Kumuha rin tayo ng sukat, sakto 6 feet mga Tates, patungo siya dito. Dahil may hole siya doon mga Tates, sa kanyang ibabaw. Sakto mga Tates, 6 feet papunta dito. At yung isa doon mga Tates, pansinin nyo, arrow yun. Patungo direction niya dito Mateus sa spot dito. At dito sa napagkuhan na dito Mateus, sakto ito sa naka-north. Yan yung spot na nakuha nila Mateus. Nandito yung sign marker niya. Pagkunin naman natin dito sa ROA na ito na 45 degree siya, sakto dito Mateus. 45 degree sakto doon sa spot diyan sa nakuha. Another dito sa spot na hindi pa nakuha mga Kateits, 120 southeast sakto dito sa spot. At yung mga marker na mapapansin natin mga Kateits, naka diamond shape siya mula dito sa pan mga Kateits, pansin ninyo mula dito sa hole na ito, yung hole dito plus yung hole doon at yung naka 45 degree dito at yung arrow dito Mateus, i-connect natin, naka diamond shape siya, patungo doon alignment sa may hole, patungo dito sa naka 45, patungo dito sa hole, another pabalik tayo doon sa may arrowhead at naka cross type din siya Mateus mula doon sa double hole doon sa taas, naka 45 yun Mateus, pabalik dito, papunta siya dito sa hole, another yung 45 degree na pabalik tayo dito sa my heart. Kaya eksakto, naka-X at naka-cross type din siya Mateus. Kaya ang spot, nandyan mismo sa center. On the spot yan Mateus. Okay, hanggang dito na lang na naman mga Mateus. Dahil natapos na naman ang isang kalahating araw sa aming pag-operate Mateus. Yan ay silipin natin ang aming broma buddies. Pansinin nyo, itong aming pinagpapatuloy pa rin na dig site. Ito na ngayon Mateus, nakapalalim na tayo. Nasa more than 3 feet na ang lalim natin Mateus. Dahil sa sobrang tigas nyo Mateus, hindi tayo masyadong makapalalim. Alam nyo Mateus, ito yung center spot nyo Mateus. At pansinin natin dito Mateus, meron ng nangangalawang dito. At
nagtutubig din siya, mga TH. Pansinin niyo, mga TH, ito nangangalawang. Ibig sabihin, mga TH, ito nandito yung mismong spot. At pansinin natin yung kanyang paligid, mga TH, na HTM niya. Ito yung isang HTM at yung isang HTM dito, mga TH. At saka yung nandito na HTM na natanggal niya, at saka yung nandito na HTM. At pansin nyo ito, mga TH, grabe, solid yan, mga TH, oh. Papansin nyo, napaka-solid dito sa paibot na yan, mga TH. Solid yan na hard cement, na uri ng German cement ang kanilang ginamit. Ganyan talaga, mga TH, kailangan natin ng magtiyaga at magsipag, at samahan natin ng pananalig sa ating Panginoong may kapal para tayo ay magtagumpay. Okay, Tol Ka-TH, hanggang dito na lang na naman muna. At shout out sa ating lahat na mga TH dyan na may kanika na lang site. Ingat lang tayo palagi. Don't forget, like and share sa aking mga subscriber. Maraming salamat sa inyo. At sana nawa ay mablesan tayong lahat ng ating amang lumika. Good luck and Abba bless all.